Malaki ang papel ng pandinig sa pagkatuto at pagyabong ng ating kaalaman habang lumalaki. Pero paano kung nakatiklop ang parehong tenga ng isang bata? Yan ang kondisyon ng pasyenteng inilapit ng kanyang mga magulang sa GMA Kapuso Foundation. Tunghayan po ninyo. Uy! Bakit finger pa din? Bibo! Palatawa! Mahilig sa musika at nursery rhymes tulad ng karamihang bata. Pero may halong pangamba ang mag-asawang Larry at Ronnie Lynn sa kanilang isang taon at anim na buwang anak. Si Harvey, parehong nakatiklop ang tenga. Baka pag di siya nakarinig, di rin siya magsasalita, paano kami makikipag-communication sa kanya? Payo rin ang kanilang doktor na mas mainam kung maingay ang paligid niya para nakakarinig siya ng iba't ibang tunog, kaya lumipat sila sa tabi ng kalsada. Dahil sa pandemya, naubos ang kanilang pera. Hindi sapat ang 5 at 10 pisong iniipon sa alkansya para sa pagpapagamot. Kaya lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation na agad naman nating tinugunan. Ating pinasuri si Harvey sa isang espesyalista at ang kanyang diagnosis, mayroon daw si Harvey na kung tawagin ay bilateral microtia. Hindi masyadong fully developed yung kanyang outer ear. Maaring meron tayong aesthetic deformity to at the same time pwede tayong nagkakaroon ng hearing loss. Magandang senyalis daw na may reaksyon si Harvey tuwing kinakausap o may naririnig. Malaman talaga natin kung totoo ba na meron siyang magandang hearing. Mga kapuso, bigyan po natin ang pagkakataong makarinig si Harvey ng magagandang tunog ng ating mundo. Para sa mga nais magpaabot ng tulong, pwedeng magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede rin mag-donate via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora at Megamart.